Good day mga guys. Ito naman tayo mag rewind ng transformer ng amplifier. So ito easy. Input sa 220. So supply nito ay 8080 volts amplifier. So baklasin natin to. So simulan na natin guys. Mga ka-rewind dyan. So ang ginagawa ko dito, baklasin ko muna lahat. At itong primary, bibilangin ko lang kung magkano o ilan ang turns para mabalik yung 220 ang ano niya, input. So ito na, nakuha na natin yung secondary niya sa 8080. Ito yung coil niya. So aluminum ito lahat guys. Ang problema kasi dito, magsushort siya. Hindi naman siya sunog, pero yun ang complaint ng ating complainant dito. So simulan na natin baklasin yung sa primary niya. So ito na, nabili natin ng magnetic wire guys. Copper talaga. Ito copper talaga. So yung primary, tinatansya ko lang, bili ko ng 1 kilo. Yung secondary 1 1/4 kilo, pero may sobra pala ito. Ayan, pure copper talaga. Oh, so okay, simulan na natin maglagay sa yung sa stick niya para dito na, para hindi tayo mahirapan pag ano, pag rewind. Nagsimula na akong nagbilang diyan mga guys. Ang turns nito ay 257 turns. So medyo madami. Ang ginamit kong primary nito guys ay number 16 na magnetic wire. Ayan. So kailangan ano talaga, hindi talaga mabukol-bukol yung pag-rewind natin para malinis ang pagkagawa. So ito, natapos na rin natin yung ano, na naikot na natin ang magnetic wire, pero hindi pa ito tapos. Nasa 100 plus pa ito. So nilagyan ko lang ng insulator, ang tawag nito, electrical insulation varnish. So para naman iwas, no, gas kung magre-rewind tayo uli. So ito, in-skip ko na, natapos na rin. So nag-testing na rin ako kung nag-function ba yung primary natin. So nilagyan ko siya ng supply. Kung wala ba siyang short, malalaman natin kasi nilagyan natin ng ano, bulb. So supplyan natin at saka titistiran para malaman kung may supply siyang pumapasok. Yan, saksak na natin. So tester natin mga ka-rewind dyan. Oh, so hindi umiilaw ang, tingnan natin yung bulb, hindi umiilaw.
Ayan. Saksak natin. Okay. So hindi umiilaw. So tistira natin kung may supply ba na pumapasok sa primary niya. Volts easy. So okay naman siya, guys. May supply siya. Ayan, nakabit na natin ang wire niya sa input EC sa primary. So lagyan na natin ng balutan na natin ng plastic lahat nito para magsimulan na rin natin sa secondary. So mayroon secondary na 20 volts nito para sa relay or sa yung clip indicator niya sa amplifier. So dalawang 20 volts nito. So yun ang una nating isusunod. Saka yung supply sa amplifier niya. Ito na. Tapos na. Okay. So simulan na natin sa yung 20 volts. Yung dalawang 20 volts sa side E o channel 1 at channel 2 na amplifier. So ang ginawa ko dito, guys, binilang ko yung pagbaklas ko sa 20 volts at pag kabit ko naman, paglagay ko, yun din ang sinunod ko kung magkano ang turns niya. So ganyan ang ginawa ko. Kahit binilang natin, so dapat din na mag-tester din pagkatapos natin mag-rewind para siguro. Okay, tistiran ko tong yung natapos ko na 20 volts para siguruhin natin kung 20 volts ba to. So saksak natin. Ayan, medyo blurred. Ayan, 21 volts. Pwede na yan. So, sa kabila naman, yung isang 20
bolts naman mag ano na ilalagay na rin natin. Ayan, okay na. Okay na tong dalawa. So, uli, titistira naman natin para siguro yung balance talaga yung dalawang 20. Yan, 21 volts. Okay, lahat. So, ayan, okay na. Nalagyan na natin ang mga wire. So, balutan na natin tong 20 volts na to ng plastic para sa last na winding na naman yung 80 volts. Yan na, okay na. Nabalutan na rin natin. So, susunod na rin itong 80-080. So, ang number ng magnetic nito guys ay number 15. So, kabit na natin to. Ito na. So ang ginagawa ko sa 80-080 volts winding, tinatansya ko lang siya. So kung naka-ikot na ako ng marami, so tinistiran ko kung magkaano na ang voltaheng lumalabas. So sa video na to, hindi ko nabidyohan yung pagtistir o pag-check voltage ng 80 volts na yung coil nasa stick pa. So pwede naman natin i-check voltage kahit na mayroon pa nasa plastic yung ibang coil. So ang gawin lang natin doon sa dulo ng nasa core at sa dulo ng nasa plastic stick sa magnetic, so dyan natin i-check voltage. So mag-reading naman siya kung ano ang lumalabas na output AC niya.
So mas madali kasi itong bilog na transformer i-rewind kaysa yung mga core na AI. Yan, tapos na rin guys. So lagyan na lang natin ng electrical insulation varnish. Para naman dumikit siya lalo at mas matigas siya lalo. Hindi siya magba-vibrate. So tatuyuan natin to at saka sa kabila na rin lalagyan na rin natin. Yan, sa kabila naman lagyan naman natin ng varnish. So tuyo na, so mag check voltage na tayo kung 80 ba yung voltage nya. Gamit tayo ng bulb para siguro. So 83 volts, okay naman siya. Sa kabila naman. Medyo ako lang ang nagbibidyo at saka nag-tester. Ayan. 83 volts din. Okay na to. Okay, kabit na natin ng wire. So, balot na natin to, guys. Babalutin na natin to. So pagbalot natin kailangan din guys na mahigpit din sa pagbalot natin sa plastic. So ito na, tapos na rin sa wakas. So yan.
Okay na to. Medyo malinis naman. Pwede na to.